Annyeong sayo! Hello, hello, it's Megan Boney, and for today's video, ito na pong aking South Korea trip. Ipapakita ko sa inyo ang mga eksena sa airport. Tara, rampa tayo! Gamsamida! So, ayan, nandito tayo ngayon sa Naia Terminal 3 ng South Korea. So ayan, nakapag-check-in na ako. Ang bilis ng check-in process. Tapos, the moment of truth na tayo sa immigration. Ayan, so 1:20 pa lang naman. So, okay na din na mas maaga tayo. Sige, update ko kayo later. Ayan, so nakalagpas na tayo sa immigration. Ang bilis lang. And, walang hinanap ng mga documents sa akin. So, tinitignan ko yung gate ko kasi wala pang gate number. Gate number dito. Ayan, so gate 108 tayo. And okay. So boarding time 5:55. 108. Sobrang aga naman ata natin ngayon. Ina-expect ko kasi mahaba pila, hindi pala. Ayan. So ito na yung gate namin, 108. Papuntang Incheon, South Korea. Tama ba? Incheon? Incheon. So ay nakakalokang aga-aga ko kasi ina-expect ko mahaba yung pila sa immigration kasi nga meron parang maintenance mamaya, di ba? Mga May 17 ng madaling araw. So walang mga flight. And so far, ang bilis naman, nakakaloka. Sobrang bilis ang aga natin dito ngayon. 2 PM na, so waiting na lang tayo. So ayan, super pawis na pawis tayo today. Kasi ang init sa labas. Nag-commute lang ako, nagsumakay ako ng jeep. Tapos sa may top sa MRT, sumakay na ako ng bus papuntang Terminal 3. Kaya medyo nalamigan tayo ng very light sa minibus. Parang yun dati yung modern jeepney. So ayun, sa immigration, konti lang yung pila and wala masyadong hinanap sa akin. Nag-print out pa rin ako ng mga documents pero ni hindi man lang hinanap. And tinanong lang kung may kasama ako, solo traveler, kung paano maging solo traveler, yung mga yun lang, saan ako nag-work. And kung saan ako babalik. Tapos, yun na. Siguro nakita kasi yung mga tatak sa passport ko tsaka yung mga visa. So ayan, waiting muna tayo. And feeling ko parang hindi mahigpit ang immigration ngayon. So ayan, delayed po kami ng isang oras na. Di ko alam kung anong oras pa yung departure namin. And may pakain ang Cebu Pacific. So isang oras pa lang na delayed, may palaps na. Baka mahaba-habang delayed to. Charot. Ayan, boarding time na namin. Ayan, finally na boarding time na namin. Delayed siya na almost 2 hours. So ayan mga misses, delayed po si Cebu Pacific pero at least hindi siya na-canceled. Pero ayan, ina-expect kong darating ako ng very late na for my check-in. So iniisip ko paano ako sasakay papuntang Insadong, sa Jongno, sa Seoul. Pero ayun, may na-meet akong Pinay, katabi ko siya sa aeroplano and nag-chika-chika kami. So mabilis lang naman yung flight, 4 hours lang, nakatulog ako ng very light. Nandito na tayo sa Incheon International Airport. Kalalapag namin, delayed ang flight. And 1 AM na. It's Korea. So ayan ang unang kinuha yung yellow paper na sinulatan namin. Parang sa health kineme sa COVID. So yun yung bungad. Wala pa kami sa immigration. Yan. Alright, binibilisan ko kasi kailangan kong habulin yung bus papuntang Seoul. So ayun, may pa-train pa pa Terminal 1. So says
nasa train kami ngayon. Terminal 1. Ayan. Ayan, nandito na ako sa labas ng airport. Tapos na ako sa immigration. And mabilis lang naman ang eksena dun. Maghanap muna tayo ng ATM. Ayan, nandito na ako sa airport. So, meron naman ako na-meet na Pinay katabi ko sa aeroplano. Pero, ikukunin niya pa kasi yung mga luggage niya. And, kailangan kong mag-withdraw. At habulin natin yung bus, Pasol. So, nag-withdraw ako dyan. Napaka-challenging niya. And, ito na yung winidraw ko. So, ayun. nag-withdraw ako sa ATM. And, medyo challenging siya. Ang una niyong ihanapin is yung language. Kailangan maging English. Tapos, ayun, madali na lang after nun. Ayun! Punta na tayo sa bus. Baba tayo ulit. So, ayan, hindi ko na maabutan yung... Ang next bus papuntang Seoul is 4 a.m. So, baka maghintay na lang tayo rito. Merong Gangnam, pero hindi malayo kasi siya from Seoul. I mean, sa pinagsiyan ko. Pero tignan ko ngayon rota. Medyo malamig pala sa labas. Ramdam ko. Nakaka-fresh. Pero kaya. Malamig na nakaka-fresh. Ayan. Bus stop. Ah, makikita mo yung mga number. So ayan, ang first stop, first bus is 5:45. Makikita mo naman pala dito. Ayan oh, bus 6:11. Ito yung dumadaan sa pinagstayan ko. Tapos sa baba, makikita mo yung oras ng first trip. Try ko pong i-check yung isa. Kasi medyo 5:45, parang forever pa yon. Pero malapit naman na kasi 2:30 na dito. Try natin yung 6:02 papuntang Seoul. So yung 6:02. 6:15, 6:01, 6:12. Ito yung papuntang Seoul. Parang sabi dito 5:35 din. Parang ganun din. So, hintay na lang tayo sa loob. Muna. Ayun, so bumili ako ng T-money card sa loob na ng airport. 4,000 won. Parang 167 siya. Tignan ko sa conversion. Tapos, ayan. Magpo-purchase tayo ngayon ng ticket bus sa vending machine kasi sabi nung receptionist baka kasi ubusan daw ng upuan or reservation. Kaya, ayan. Purchase na tayo. Oh my God, paano maging English to? Wait lang. So, medyo challenging. Tinatry ko gumamit ng T-money card. Oh, credit card only. Okay, so... Gumamit ako ng... Bala ko sana gumamit ng T-money card. Tapos credit card pala. Sige, credit card gamitin natin. Ayan, so credit card gamitin ko. Reserve now, print ticket. Tapos, since alam ko yung bus number, search bus number. Tapos, ilalagay ko yung bus number. Search. Ayan.
stop. Ito yung route name. And then, dapat alam yung saan kayo bababa. So, ako sa Angkok Dong. Earlier is... Ayun. Select. 승차권 내역을 확인하신 후 결제 수단 Heart 카드를 payment. 카드 리더기에 화살표 방향으로 읽혀주세요. 그래서 크레딧 카드 lang pala siya. 안녕하세요. 버스 터미널입니다. 안녕하세요. 버스 터미널입니다. Ayan, nakakaloko, hindi na rin ako, hindi ko na ginamit tong vending machine. Akala ko nag-accept siya ng T-Money card. Hindi pala credit card lang. Kasi yung kiosk nila, 6 a.m. pa mag-open. So, ang gagawin ko mamaya, maghihintay na ako sa bus stop mismo. So, ayan yung mga bus stop. Makikita naman yung mga bus number. Tapos, sa bus mismo, pwede ka magbayad ng either T-Money card or cash. So, ganun na eksena. Parang paunahan kasi. So, nakita ko naman marami pa yung seats. So ayan, kanina nahirapan tayo kasi credit card lang doon. Dito naman, ito talaga yung T-Money na vending machine. Ayan. Try natin ulit. So ayan, dito ulit ako. Nag-try ako kanina. Ito yung pang T-Money card sa mga bus. Madali lang siyang aralin. And yung pamasahe ko is 17,000 won. So tinatry ko kanina, sabi ko ba't ayaw? Na-realize ko, 10k lang pa rin laman ng T-Money card ko. Kaya ulitin natin. English. Purchase. Kailangan correct yung date. Mas memorize ko tong bus number. Yan. 6011. Papuntang Angkok Dong. So ayan mga missis, hintayin ko na lang yung night bus. Merong 4 a.m. Pasol station. Kasi isang oras yung travel. Ayan, malapit na. 3:41 na. Kasi kung hintayin ko pa yung first trip ng papuntang Unsadong, which is 5:45, dahil isang oras yung travel, makakarating ako dun magsa 7 a.m. na. So parang sayang yung oras. So, kung sasakay ako ng 4, papuntang Seoul Station, malapit na lang ako doon. Hindi naman siya ganun kalayo. So, it's either maabutan ko na yung train within Seoul or maglalakad na lang ako para makita ko na rin yung mga view around. Siguro yun yung option ko. Kesa naman maghintay pa ako ng ilang oras dito. Yeah. Ito na ang bus. Pa-Seoul. Ito yung pa-night bus nila. So ayan, may pila. Makikita mo rin number ng bus ko. Tapos, may lagayan ng mga luggage. Doon na din daw sa loob magbabayad mismo, sabi. So ayan, pagpasok nyo, merong bibigyan kayo ng number sa bagahe. Tapos, itatap nyo yung T-Money card nyo doon. Parang yun. Pero cash yun. So ayun mga missis, nag-decide na lang ako sumakay ng night bus yung pang 4 a.m. Talagang blessings in disguise na hindi gumana yung mga ticket vending machine. Kasi nga, pang night bus talaga ako. And nakarating ako sa Seoul Station ng around 5 a.m. and meron ng train. Kaya saktong-sakto. And may na-meet akong Filipina. Ibang Filipina naman to na nakasabay ko sa bus kasi solo traveler din siya sa Korea. So ayan, first time po dito sa South Korea and I'm so excited. Ito na po ang bridge from Incheon
From airport pala pa Incheon. Incheon pa kasi yung susunod nun. So ayan, ito na po ang... Nasa Seoul na ako dito as far as I know. So ayan po, kailangan nyong bumili ng T-Money card kapag late night kayo dumating. And sumakay na lang kayo sa night bus kasi 10,000 Korean won lang siya. Sulit na sulit, murang-mura. And maaabutan nyo pa yung train siguro kung 4 a.m. yung bus. Ayan, super... Ang bilis ng bus actually, kahit isang oras siya, hindi mo mararamdaman kasi walang traffic, tuloy na tuloy. Sa bagay, madaling araw. Ayan, ito yung first stop sa Songjeong Station. Yung second stop, susunod na ang Seoul Station. So ayan, palapit na kami sa Seoul Station and ayun, habang nasa bus ako, tinitignan ko na yung rota ko papuntang Insadong. I-install nyo po yung Naver map kasi ito yung map na magbibigay sa inyo ng mga rota ng buses tsaka trains. Hindi kayo mawawala kasi yung Google map hindi siya nakakatulong. Kaya best advice, install Naver map. Ayun. So ayan, malapit na kami sa Seoul dyan. Ayan, ito ng Seoul Station. Mag-train na lang ako kasi 5 a.m. naman na nakakaloka. Nakakaloka ang Cebu Pacific. Charot. So ayan po, ito yung color ng train. So kung blue lines, sundan nyo lang siya. Ayan. Ayan, pupunta na ako sa line 1. So, paano ba to? Ayan, ganun lang pala siya. Then, baba ba tayo? More hagdan pala dito, kaya hindi advisable na mag-train kayo from the airport. Kasi, I mean, hindi advisable wag marami kayong dala. Pero pag wala naman masyado, okay lang. So ayun, nasa train na ako and madali lang aralin yung train nila dito basta marunong ko magbasa. Tapos sumakay ako na mapuntang City Hall kasi gumamit ako ng Naver map. Makikita mo dun kung saan ka bababa, kung saan line and anong rota yung sasakyan mo dapat. So yun yung pinaka the best na magdadapat gumitin. So ayan, pa-exit na ako. And gagamit ulit tayo ng T-Money card. Tapos, kita ko na yung kwan doon, exit pa Insadong. Tara. So, saan ko na naman ilalagay ito? Place your T-Money card here. Ayun. Ayan, Insadong, exit 3. Sa exit 3. So ayan, dalawang Filipina yung na-meet ko. Mga solo traveler din sila. Yung isa, nagpaiwan muna sa airport kasi meron pa siyang ipipick up. Parang mga binook niya online. Sa airport niya ipipick up. Tapos, yung isa naman, nakasabayan ko sa bus. Mag-isa lang din niya. And ayun, friend ko na yung isa. Yung isa, na-meet ko lang sa bus. Tapos, ang tatapang ng mga Pinay. Ang tatapang natin, di ba? Wala tayong takot mag-travel alone. Oh, yan, Insadong. Exit number 3. Sige, hanapin ko muna yung aking accommodation. At ngarag na tayo. Hindi pala masyadong malamig as of now kasi malapit na yung summer nila. So, hagdan na naman. So, ayan, nahanap ko ng aking accommodation sa 14 Hill, Insadong. And gumamit lang din ako ng Naver map tsaka Google map. Ayan, Insa Hostel. So dito tayo.
di ba? Maingay to sa luggage. Sige, mag-check-in muna ako. Actually, self-check-in. Binigay na sa akin kung paano yung mag-self-check-in, yung mga password, ganun. Sige, later ulit. So yun mga misses, bungad pa lang to ng aking South Korea trip. Marami pa akong papakita sa inyo. And maraming salamat po. Thank you so much for watching. Gamsahamnida. Until my next vlog. Bye for now.